Magandang araw mga kasabong. Ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo ang aking feeding program. Kung bago ka sa channel na to, please like, share and subscribe para maging update ka sa aking mga videos. Ang aking conditioning mix ay may mga sangkap tulad ng katulad ng aking nabanggit nung nakaraang mga vlogs, ang aking feeding program or conditioning mix ko ay may ratio na 3-3-3-1. 3 parts concentrate, 3 parts ng conditioner pellets, 3 parts ng mais, at saka 1 part ng jockey oats. Tapos mga ingredients. Ito yung mga mix at kung paano ko sila gawin. Una, bago tayo mag-umpisa ng feeding, ang ating mga ingredients ay dapat naka-prepare na. Kagaya nitong ginagamit ko na concentrate, power mix ng Salto. Ito ay kung 10 ang ating pakakainin sa ratio ko na 3-3-3-1, kailangan natin na 6 na kutsara ang concentrate sa 2, 3, 4, 5, 6. Ang sistema ko dito, hindi ako nagbababad ng concentrate ng babad sa umaga, pakain sa hapon, or babad sa hapon, pakain sa umaga. Ang ginagawa ko, hinuhugasan ko lang sila. 1 hour bago ang feeding time, hinuhugasan na sila, tapos nire-rinse ng ayos para maalis yung mga, kung meron ng mga alitabok, kailangan medyo maging mapili tayo sa grains na ginagamit natin. Kailangan hindi yung mga hilaw pa yung mga grains na ginagamit, dahil kasi yun yung mga grains na madalas inaamag or nagkakaroon ng bukbok. So napili ko is power mix ng Salto kasi ano na sila, malinis at saka may mga split piece din siya. So yun, anim na parts ng concentrate, tapos 6 din na Salto pellets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tapos, pag nalagay na natin ang Salto conditioner pellets, na preferred ko din kasi siya kasi may mga vitamins siya na kailangan ko para sa paghahanda, kagaya ng vitamin K, vitamin E, meron ding L-carnitine at saka ubiquinone. Yan, kailangan natin yan sa paghahanda ng manok. Tapos ang aking ginagamit na crack corn ay hinugasan, tapos binabad ng 15 minutes sa mainit na tubig. Pagkatapos nun, saka lang natin siya pwedeng ipakain pag na-drain na siya sa mainit na tubig. 15 minutes bago ipakain. So, 6 parts din ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 parts. Tapos, 2 buong itlog na ginayat-gayat na.
kung mapapansin ninyo, hindi naman mahirap ang sundin ang aking feeding mixture kasi simple lang yung mga ingredients na nilalagay ko sa kanila. Ang gusto ko kasi yung available sa aking area kasi pinakamahirap para sa isang naghahanda or sa mga may-ari ng farm yung kapag naghahanap ka ng mga feeds kung kailangan saka wala kang makita. Yan ang mahirap kaya kailangan ang pipiliin mo na concentrate or yung mga items para sa feeding mo is yung madalas or mas available sa inyong area na hindi naman nasasacrifice ang quality. So, ito yung Jackie Oats na binabad natin for 5 days. Pwede na siya. Medyo iba na yung amoy niya kasi yun talaga yung magiging effect niya pag binabad natin yung Jackie Oats ng ilang araw. Fermented na to. So, pwede na siyang gamitin. Makakatulong ito para magbigay ng amino acids para sa ating mga manok habang naghahanda tayo. Kapagpagaan din siya pa kasi na dahil ng mga fiber na content niya. So, 3-3-3-1, kailangan natin ng 2 parts sa 2. Yan. Yan lang. Tapos, ang sunod natin is dextrose powder. Konti lang ang ilalagay natin na dextrose powder kasi ano to? Electrolytes, hindi dapat tayo sumobra sa electrolytes kasi pag nasobrahan sila, hindi sila nakakaramdam masyado ng gutom ba? Yung parang lagi silang full capacity pagka nasobrahan tayo sa ganito. So hindi dapat tayo sumobra sa paglalagay ng dextrose powder. Konti lang nilalagay ko. Sa 10 manok na papakainin, halos kalahating kutsara lang ang nilalagay ko. Umaga at hapon. Tapos, ito pa yung isa kong ginagamit, ang vitality ng Black Rooster as feed additive. May mga vitamins din siya, amino acids, mga selenium, iodine, linoleic acid, potassium, calcium, phosphorus, at iba pa. Mas nakita ko itong mas maganda ang epekto compared dun sa mga previous kong ginagamit nung mga ilang taon na. So, ito yung aking prepared. Kaya dito tayo mag-i-stick dahil ito yung kasama ko din sa paghahanda ko ng mga manok namin dito. Malaking pagkakaiba ang nakikita kong effect niya kumpara doon sa mga previous kong nagamit. So hindi rin ako naglalagay ng sobra naman ito kasi umaga at hapon naman siya ginagamit. So kung sa per kilo ay 5 grams, wala naman itong 1 kilo. So isang kutsara is 5 grams sa estimate ko. So, ang nilalagay ko, kalahating kutsara din. Kalahating kutsara lang. Ano siya? Mabango siya. Amoy chocolate. Nagamit ko lang ito pang feed additive. Mas mapula, mas magana ang kumain ng manok. Tapos, i-mix lang natin ito. Yan, ganyan. Tapos, ang huli, para sa ating pangbasa ng ating mixture para kumapit ang ingredients natin, ito naman yung cultured milk or cultured na yogurt na ginawa ko nung nakaraan. Pwede na itong gamitin. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng tatlong kutsara or hanggang 5 kasi hindi naman to masama sa manok na makasobra kasi pang ano to ng kanilang bituka. So pwede gawin nating 5. Yan. Binder ang ginagawa ko sa kanya. Pero malaki din ang health benefits niya kasi nga pang paganda siya ng digestion.
So, ito na yung mix na ginagamit ko. Napakasimple lang. Hindi siya masyadong basa. Hindi rin naman tuyo. So, ang mga manok natin, pag-i-enjoy dito kasi medyo may konting asim, tapos may lasa ng, or amoy ng konting chocolate, parang chocolate. Tapos, merong mga itlog. Hindi na ako naglalagay ng mga gulay kasi sa experience ko, parang hindi ko masyadong nakikita yung talab ng mga vegetables na ibinibigay sa mga manok. So, inalis ko na lang siya. Part ng cost cutting din, pero hindi naman na-sacrifice kasi nga, hindi na-sacrifice yung health nila kasi nga, ang ipinalit ko naman sa kanila is mas maayos na feed additive, tapos well-balanced naman yung diet nila. Mabuka, magaan, at mapula ang mga mukha ng mga manok. Tapos sasamahan natin ang mga gamot na ginagamit natin sa conditioning. Mas effective ito sa amin, ma-hackpipe, ma-fast skill, ma-derby, nagagamit namin ito. Ito din yung mixture na ginagamit namin ng umi-score kami, nag-champion ng 2-cock, 3-cock, 4-cock, 5-cock, 6-cock, nag 8-1 sa mga inihanda naming manok, 8-1 sa National Salpukan sa Manila Arena. So, sa tingin ko, ay effective naman siya kasi gumaganda naman ng score, hindi lang dun sa aming mga manok, pati na rin sa mga naging mga customers namin dito na nagpapahanda ng manok. Okay naman yung resulta. So, palagay ko, ito namang feed mix ko, ay ilang taon na rin namin ginagamit. So, kung gusto ninyo pong gayanin, welcome po kayo. Kung ayaw nyo naman, okay lang po. Kanya-kanya po tayo ng palagay, kanya-kanya tayo ng opinion pagdating sa feeding. Ang mahalaga lang po, healthy, wala pong sakit ang ating mga ihandang manok, dumaan sa proper selection, may maayos tayo na facilities at paghahanda. At ganun din, mga gamot na gagamitin natin para sa paghahanda. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa aking feed mix, pwede po kayong mag-comment sa baba para masagot ko ang inyong mga questions pagdating sa paghahanda at pagmimix ng pagkain. Kung kayo naman po ay palagay ninyo ay mas maayos yung ginagamit nyo ngayon, doon po kayo mag-stick. Kasi yan po ay hiyang-hiyang sa feeding, sa gamot. Ang sa akin lang po ay nag-share ako sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay po na ginagawa namin dito. So far, okay naman itong aming rueda na ipatayo namin sa mga out of mga winnings namin sa mga manok namin, na alam naman yan ng mga kaibigan namin na ang mga development dito sa amin sa manokan is galing din sa kanila, sa mga manok. So kung walang nananalo, hindi kami makakapagpagawa ng mga facilities. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa aking konting pagsishare ng kaalaman sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng mga manok panabong natin. Sana may natutunan kayo, or kung meron kayo naman na palagay nyo ay hindi ko pa alam, feel free po na i-comment sa baba para sakaling mapag-aralan ko. At baka sakali, mas mag-improve pa yung aming sistema dito ng paghahanda dito sa EBGF conditioning farm. Salamat po. Hanggang sa susunod na vlog. Ako po ang inyong kaibigan, si Batang. Thank you.